SCBN kung talagang sila ay concerned sa kanilang mga empleyado. Na yung sinasabi nila, ngayon lang ha, ngayon lang nila sinasabi yan. Eh, noong pang panahon ni Abnoy, eh, nag-apply na yan. Pero kasi, may mga opposition, may mga nag-oppose dyan. Una-una yung Association of Cable Operators and Networks, TV Networks. Sinasabi nila, ang daming violation eh. Ngayon, pag pinapatawag sila sa hearing, pag pinapag-explain sila, ayaw nila mag-explain kasi nagre-rely lang sila sa kanilang connection kay Noynoy Abnoy. Akala nila, porkit nakasandal sila kay Noynoy Abnoy, yung pinakagago na presidente ng Pilipinas. Eh, akala nila, basta automatic marirenew sila. Kasi nga, may list nga na pinadala sa akin regarding kung ano yung mga questions ng congressmen na nakahanda in the 16th Congress kung bakit hindi matuloy-tuloy yung hearings doon sa ano sa Kongreso. Gusto niyo cheese, Max? Hanapin ko lang yung questions na yan, ha? One of the questions was, when did Gabby Lopez change citizenship? Apparently, he was an American citizen, and yung pag-apply niya for dual citizenship came very, very much later. So, yun yung mga, ano ha, yun yung mga, that's one of the questions. The other was, meron bang accounting? Nung tinransfer back, nung panahon ni Mrs. Aquino, nung tinransfer back to the Lopez's, ang ABS-CBN, may accounting ba ito? Kasi, supposedly, during the time na hawak ng gobyerno ang ABS-CBN, dinagdagan ang assets nito. And in fact, some of the assets which actually belong to PTV4, nasama daw, dun sa turnover ng back to the Lopez's ng ABS. So, ang tanong, one of the questions was, in accounting nyo ba yun? Could you show us an accounting of what was turned over to you? Kasi, matitignan, makukumpare dun sa mga acquired assets during the time that the Marcos administration was holding ABS-CBN. Nakikita nyo? Ganito yun. So, na-turnover. Controversial pa ngayon kung bakit kinuha ng mga Marcos supposedly ang ABS-CBN. Yes, it was a sale. Pero yung character ng sale na yun, yun yung controversial. Ang sinasabi nung panahon ni Cory, pinilit daw ng mga Marcoses yung pagbenta at mababa daw ang presyo nito. Ngayon, hindi natin ma-resolve yan right now. Pero pwede nating i-resolve yung turnover. Ngayon, ang tinatanong ng Kongreso sa ABS-CBN, kinold ang ABS from 1972 up until 1986 or 87. During that time, may acquisition of assets ng ABS-CBN paid for by the government. Ano ang tinurn over sa inyo? Lahat ba buong-buo, including the assets na inacquire ng gobyerno? Kung na-turn over yon, nagbayad ba kayo? Kasi magkaka-unjust enrichment kayo. Diba? Pag binalik sa ABS-CBN, ay nalagang, binayaran nyo ba yung gobyerno? So, that was another question. Nahanda dapat si hinanda daw ng mga kongresista na tanungin sa ABS-CBN during the hearings that were to be conducted. Ngayon, ang lumalabas pa is, parang kasalanan ng Kongreso na hindi binigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Hindi nila kasalanan kasi hindi naman sila obligado magbigay eh. Pero, ABS-CBN was obliged to answer the questions para mapakita nila na deserving sila sa pangkisa nila. Nung ayaw nilang sumagot ng tanong, edi hindi sinet for hearing, kaya hindi natuloy yung kanilang pangkisa. Ganun lang po yun. Or at least, ganun yung sinasabi ng mga insiders natin doon sa who were in Congress at the time.
ito ha. Ang tanong, how did you reacquire ABS-CBN? Yun yung first question. Paano mo na-reacquire, ninyo na-reacquire ang ABS-CBN? Nung binalik sa inyo ni Cory, was it a sale o binigay lang ito sa inyo? Question 1 yun. Sino yung mga owners na binalik? Kanino binalik? Exactly. Sino yung mga owners? And who were the stockholders in 1986? Nung binalik yan sa inyo, sinabi niyo, nagbigay ba kayo ng ano, listahan? Tapos, how long have you held the frequencies for radio and television stations? Kasi ito yung one of those questions na tinatanong mo pero alam mo na yung sagot. Alam kasi ng gobyerno na kung ano yung frequencies ang tinurn over sa kanila kasi nga you're only allowed a certain number of radio stations and a certain number of television stations and channels under PDE 576A. Ngayon, nang sinodi sa kanila, sumunod ba sila sa batas? Sumunod ba sila dun sa 5 radio stations, 5 television stations lang? Hindi. Ngayon, kailangan i-account nila those stations that return to you or stations that you put up yourself. Kasi kung nilagay lang nila yung additional station na yun, kailangan nila sa gobyerno. Kasi hindi kanila yun, you're not allowed more than 5 stations. Okay? Tinatanong nila tungkol kay Gabby Lopez. Gabby Lopez, is Gabby Lopez a Filipino citizen? If he was, how did he acquire the shares of stock? And when did he acquire his citizenship? Kasi tuwing lumalabas siya, up to 2002, US passport daw po ang ginagamit niya. Humihingi sila ng financial statements from 1986 to 2014, including tax, fees, and other charges. That was another question na hindi po nila sinagot. What is World Tech Company? How many shares does have the company? And is it the same as ABS-CBN Holdings? Oh, meron pang ganun. Meron pang, oops, what is this company? Why are you a holding company? Do you have any other reason for existence other than being a holding company? How many PDRs, Philippine Depositary Receipts, did you issue? And who are holding these PDRs? That's a question they were asking back in 2016. Please submit the list of banks which you have been dealing with and how much do you owe each of them? Oh my stars, di ba? Kailangan alam. Hindi nila sinabi, hindi din nila sinagot yung tanong na yun. Do you have existing, is it true that you have a $1.6 billion loan with DBP which was written off? 2016 pa ito, tinatanong. And remember, kung kailan na-settle ito, long after that. So, ibig sabihin, at the time, hindi sila talaga ready, marap sa reso. So, hindi nila pwedeng ituloy. Kung ituloy, pagkaganitong tanong. So, pagtida yan, Presidente si Noynoy noon. Do you have existing contracts with independent producers, talent agencies, and talents? Please submit these contracts. Are you aware if taxes have been paid out of the payments made to these entities or persons? So may mga ganun pa. Kasi meron silang mga in-house talent agencies at meron silang mga, may mga ganun. Or they have special dealings with certain talent agencies na tinatanong ng Kongreso kung nagbabayad sila ng taxes. You have a big endorser or advocate a lot of issues and concerns for which you have set up foundations. Please submit a list of such entities and financial statements. So also something that they did not submit. Are you aware if the donors to any of your foundations and fundraising activities have been paying donors tax or gotten tax credits for these donations? So tax issues, meron sila, marami sila tax issues. Are you aware? We have info that you receive donations or grants from foreigners and foreign entities. Please submit the list of things
such things, yan po ang top of mind ngayon nung ano nang nagbigay sa amin. So, yun pa lang ha, doon pa lang sa mga tanong na yon, hindi po nila sinagot at hindi po natuloy ang pagdidinig sa Kongreso ng franchise hearing ng pagkisa ng ABS-CBN. Okay? Paki-check, audio check ulit po tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okay na tayo. So, yung mga tanong na yun, so there's several, ha? Choppy naman po ba yung ating alam? Okay, may nanatuputahin daw ng audio ko. Hindi, baka may sira na lang yung aking wiring. Hold on. Okay. So, yun yung mga yun. Just to clarify the issues, kasi ngayon, nagbabatuhan ng akusasyon. Sinasabi Kongreso may kasalanan. Sinasabi ABS-CBN may kasalanan. Sinasabi kasalanan daw ni Presidente kasi galit na siya at kaya hindi natutuloy yung mga hearings. But we have to go back to 2016 kasi hindi natin pwedeng sabihin na si Pangulong may kasalanan gayon ngang bakit last minute na sila umaariba dun sa kanilang pangkisa. So you have to go back and check bakit hindi natuloy ang franchise hearings nung time na yun. Checking again. Iniintay ko pa po yung questions dun sa Big Dipper. Hindi ako nagkomento right away kasi this involved tax information and I had to check if there was a source para dito sa information na ito. Tatandaan po natin, ang mga income tax returns po are private and so we can, unless they are submitted to a government agency na kailangan i-publicize yung mga information, then we can't use them basta-basta. Bounce.